Alright, so sa video naman na to is in-game tutorial. So pag-create ang character, sama natin. Okay? Tapos, after nito, gagawa tayo ng video na bukod sa isang hunter. Okay, so creating a new character. So let's see, kunwari, gagawa ko ng character, Night Elf. Female, yan, female. Again, more info para malaman ko yung mga description ng isang Night Elf. At kunwari, Ring Hunter, yung kinuha ko. Diba? So, damage yung role niya. Ayan yan. Armor niya is leather. Pwedeng, pag tumas yung level niya, magiging male. Male. Pero, plate pa yung higher pa eh. So, hanggang male lang yung kaya niya. Pero, higher level niya ma-achieve yun. Okay. So, range damage, saka traps yung kaya niya. Yung mga, pwede niyang, mga weapons. Diba? Meron kang lifelong companions na itong mga pets. So, pag gawa ng character, siyempre, click mo yung customize kasi dito mo malalaman. Dito mo actually not malalaman, but dito mo pwedeng baguhin yung character mo. So, ako inuuna ko lagi hairstyle. Mahair ako eh. Ayan. So, kunwari, gusto ko ganyan itsura. Pwede mo baguhin yung skin color niya. Hindi ka lang. Scroll mo lang sa gilid. Piliin mo. I-click mo. Tapos, face. Ayan, face. Mamili ka ng face niya. Tapos, hair color. Pwede meron din yan. Oh. Markings, yung sa mukha niya yung nakalagay. So, pwedeng walang markings. Ay, ano kung meron niya? Wala eh. Ayun, wala. Okay. Pwede naman randomize. Siya mag-randomize yung itsura. Okay. So, name. Mamili ka na name. Pag nga rin, may name ka na naisip. Tapos, kinlik mo yung finish. Sasabihin niya kung nagamit yung name na yun. So, mag-isip ka na name. So, ito, for sure, wala pag magamit ito. That's my name. Finish. Ayan. So, nandito siya. Kalagay yung level niya. Siyempre, level 1. Bago lang yung hunter. Tapos, kiklik mo yung dito. Enter world. Ito na. Tapos, may introduction yan. After years of imprisonment within the Emerald Nightmare, ayan yung mundo nila. So, bawat isang, bawat race, iba-iba yung mundo. Yung pagmumulan, yung starting na world nila. So, again, open world to MMO. So, kung gusto mo skip yan, press mo escape. Tapos, end mo yung cinematic. Yes, ayan. So, ito yung una. So, basic. So, makikita mo, ito yung kanyang so simulan natin sa left side, ito yung character mo. Pag ni right click mo yan, makikita mo yung ayan. Pwede mong sa drop down, mamili ka kung gusto mong gawin. Tapos yung pet mo nandyan din. Kung gusto mong i-rename yung pet mo, ito yung pet mo nandito, ayan. Click mo, left click mo yung pet mo. Ito, nalabas na siya. Kasi kinlik mo siya eh. Pag kiniklik mo, yung katabi, ayun yung naklik mo na character. Ngayon, ito, NPC. Kinlik mo. Si, pangalan nyo to? Hirap pasahin. Ayan. So, yan. So, ito yung pinaka-in-game na chat. Ayan. Pag may gustong kumusap sa'yo, lalabas dyan. Diba? Okay? Ngayon, kunwari, mayroon kang ka-party member nasa harapan mo. Kiklik mo yung name niya. Meron dyan lalabas na invite. Invite mo sa party. So, bakit mo siya invite sa party? Pag ikaw yung nag-invite, lahat ng quest mo, yung quest mo ang masusunod. Parang, kunwari, mas mataas yung level niya, ikaw naman ay mababa. Pero meron kong gustong i-achieve na quest, may sasama mo siya. Pero ang quest na magiging priority, yung quest mo kasi ikaw yung nag-invite. Okay? Ganun. Alright. Kunwari, mas mataas sa level niya, in-invite ka niya, mababa ang level mo. O, diba? Eh, yung mga level niya, kunwari, nagpunta siya sa world na matataas yung level ng mga kalaban, lugi ka doon kasi, di ba? Tsaka, siyempre, yung quest niya magiging priority. Magiging priority. So, yung mga quest lalabas sa gilid dyan. So, paano ka ba magka-quest? So, bago tayo yan, movement muna. Yung game, pag hinold mo yung left click, pwede mong igalaw yung camera. Ayun, no? Yung view. Pag in-scroll mo yung middle scroll ng mouse, pwede mong i-zoom in, zoom out. Ayun ang todo ng zoom out. Diba? Ayun yung mundo. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, naka-high graphics tayo, hindi tayo naka-ultra para hindi masyado mag-lag. Alright? So, yung mga importante. Sa top right corner, ayun yung mapa. Nakalagay dito sa taas kung anong lugar to. Shadow Glen.
Tapos, ito yung oras. May time of day yan eh. May day and night cycle yan eh. Ito, pwede mo i-zoom in yung mapa mo, yung itsura mo sa minimap. Ito yung calendar. May calendar yan eh, no? Valentine's nga yan. May mga Valentine's, oh. Ganun kalupit ang wow. Super realistic. So, ito yung mga dapat mo malaman na control. So, a movement, WASD para sa Counter-Strike. Pag W, ay teka bali. Yan. W, walk forward. A, turn. D, turn. Pag Q tsaka E, Q, E. Ayan. Q, E. Strafe. Strafe left, strafe right. Okay. So, yung mga dapat malaman. Space bar lundag. Ngayon, pag pinindot mo yung letter Z or Z, ilalabas mo yung weapon mo. Wala naman yan eh. Kung ano, ilalabas mo lang, parang panakot lang yan. Tapos yung X, upo siya. Okay? Ngayon, kung gusto mong may iba siyang gawin, dito, itatype mo dito sa chat, ngayon, chat, ganyan. Slash, ngayon, dance. Hindi ko yung dance. Oh, hindi sumayaw. Wait lang. Ayun, dance, tama. Wrong spelling pala yung dance ko. So, sasayaw siya, ayan. O, diba, stick. Kunwari, slash mo, cry. Iyak yan. Tawa, laugh siya. Uh-huh. Ayan yung sinasabi niya, type slash help for a listing of few commands. Ayan. Pag in spacebar mo, back to default siya. So makita mo, may malaking panda rito. Pag nilapitan mo siya, at ni-left click mo, greetings, ang isang tao lalabas yan. So ito siya, sabi ko kanina experience. Ilagay mo sa, I would like to have an experience rate of 4. Yan. Pero by default, naka times 5 ka. Pero para sure, i-click mo yan. Jade Serpent guide you. Okay. So paano ba? So yun yung mga movements, di ba? So ang right click is attack yan eh. Atakihin mo. So either i-right click mo siya or pipidutin mo sa baba to. Number 1, 1, 2, 3, 4, ano yun eh. Number siya sa taas ng mga ano eh, ng QWERTY. Yan. 0. Yan. 1. Mare 1, atakihin mo siya. Yan. Mare, punta ako dito. Nakita ko tong left click ko tong pusa na to. Si Young Night Saber. Pag kinlik mo yung green, makikita mo yung buhay niya, 84. Pag kinlik ko siya, i-right click ko siya, titirahin niya. Pag pindot ko yung 1, mag-active yung skill. Ito, pansin mo hindi siya matake, di ba? Ilalagay mo siya dito, sa defensive. Para takihin niya. Okay? So, yung may XP na ako agad, doon sa binatay ko. Alright, so, either i-click mo ng 1, o i-click mo to, para, i-click mo siya, para bumana siya. Ayan, nag-level up ako. Pinatake yung usa. Okay, so nag-level up ako. So, eto sa baba, makikita mo dito yung mga skill mo nandito yan. Eh. So, pwede mo bago yan. 1, 2, madami yan. Hanggang 6 yan. Set ng skill. Pero may tuturo ko mamaya para yung, ngari, sobrang dami ng skill mo dito. Yung iba nasa skill 2. Eh, kesa naman sa laban, i-click mo pa yung eto. Or may shortcut to eh. Shift 2, Shift 3, Shift 4. Kung ayaw mo dyan, meron dito. Ilalagay natin yung 2 dito, yung shift 2 dito sa ibabaw. So, ito yung pet mo. Ayan na yung pet mo. O, yung pang-order sa pet. Ito yung mga atake niya. I-like mo yan para auto-cast lahat. Okay. So, pwede mo siyang gawin passive yung pet mo, hindi atake. Defensive of assist. Assist, ano yan eh. Parang pag inatake mo, yung kalaban na to, atake niya agad yan. Di mo, 1. Atake niya agad, di ba? May atake ng pet mo. Di ba ang dali ng buhay pag may pet? Yung Mellow Barks pet. So, pag pinultan ko yung pangalan yan, kunwari, pinultan ko, Chim-Chim. Ko-confirm yan. O, di, magiging Chim-Chim na yung pet mo. Okay? So, yun yung mga skill na dapat mo malaman. O, ituro ko na to pala. So, right-click mo, punta ka sa interface, punta ka sa action bar, i-click mo tong bottom left bar. Piliin mo yan, you know. Makita mo yan. Pwede mo ilagay dyan yung mga skill mamaya. Papakita ko sa inyo mamaya. Kunwari, ito yung mga spellbook natin. Ito nga rin, yung spell na to kanina, yung Arcane Shot. Pwede mo siyang i-left click, i-drag mo, lalagay mo dito.
So kung ano yung ma-activate na spell, pwede mo siyang i-arrange, ilalagay mo siya dito lahat, okay? So may may general spells at ito yung sa class mo. Mamaya dito may lalabas na tatlo sa isang guide ko sa Hunter Guide. Nandun yung pinili mo specialization. Na mangyayari lang pag level 10 ka na, you know, this feature becomes available at level 10. So yan. So ito, simulan natin dito sa mga sa dito character. So either letter C or i-click mo yan, ayan yung character mo. So kung bibisa mo yung ano mo, makikita mo diyan. Pwede mong i-zoom in, zoom out yan. Yan. Pwede mong i-rotate yan. So ayan yan, no. Character mo, yung pet mo, at yung reputation mo sa bawat mga lahi. Bawat city yan, no. City. Kasi pangunwari, naging ano ka dyan, honored or o mga revered, mga ganun. Pag friendly ka sa mga ano na yan, magkakaroon ka ng discount sa mga shop nung mga city. Ito yung mga city na ano eh. Mga capital city yan. So, ayun yung character natin. So, again, ngari, paano ka maglalagay ng armor dyan? Yung letter B, o kaya ito, you know, backpack. Shift B o B, lalabas yung backpack mo. So, para syempre, yung armor, i-click mo dito, tapos i-drag mo dito. Kaya, nandiyan, no? Nandiyan yung armor. Either i-right-click mo, mamamatic yan, or i-drag mo dun. Yung kunwari, may nakuha kang item. Uy, nakapanty siya. Uy, may nakuha kang item. Tapos gusto malaman kung mas malakas yung item na nakuha mo dun sa current na suot mo. Hold me shift, tapos itututok mo dito. I-hover me yung mouse dito sa item na bago. Ipapakita niya sa gilid kung ano yung, pag sinuot mo to, ano yung magiging mga dagdag o bawas sa'yo. Okay? So, ayun yung backpack natin. Yung backpack, pansin mo, marami ka mo pwedeng ma-achieve na ilagay na backpack. So, pwedeng maging marami yan. Mga 16 slot, 8 slot, 12 slot, ganyan. Siyempre may mga price yun. So, spellbook, may pinag-usapan natin. Ito yung mga spell mo. Diyan lahat. Profession, ayun yung mga profession, no? Mga basic profession, ayun. Magkakaroon ka ng first profession, a profession second, yan. Archaeology, fishing, cooking, first aid. Ang mga profession, yung mga blacksmith, mining, mga ganun. Yun yung mga profession. Mga jewel crafting, ganyan. Tapos pet mo, ayan. Ayun yung pinaka-spells ng pet mo nandito. Next yung specialization. Doon tayo sa isang character na level 58 para makita mo yung laman nitong specialization. Sa level 10 lang mag-activate ito. Next yung achievements. Yung mga na-achieve mo. May mga points yan. Ayan. Okay. Hindi masyadong importante yan. In a way, stats mo. Ayan. Andyan. Next is yung PvP na mga maps, na mga realms, na mga dungeons, mga andyan lahat yan. Ayan, oh. Dungeon Finder, yan, oh. Becomes available at level 15. Collection, ito yung mga mount mo. Okay, so may mga pwede ka mag-pet, toys, and may mga collect ng toys, heirlooms, yan. So, mounts, pwede ka mag-collect ng mga mount, totin mo. Diba? Lupit niyan. So, pag dinala mo sa dulo yan, ganyan yung mga mount. O, di ba? Lulupit, di ba? Yung flying mount yan, o. No? Di ba ganda? No. Bat. Pwede ka sa mga isa, mga ganyan. Ano ba pinakadulong mount? Ay, daga. Laki nyo na. Uy, pusa. Mahal to siguro. May dragon dyan eh. No? Kulit ito, daga. Ayan. So, next naman, makikita mo yung dungeon journal mo. Ayan. Pwede mo i-click yan. Sasali ka dyan sa mga dungeon. Raid sa ito. Raid. Dungeon. Shop. Ito yung ano eh. Parang sa Pandawaw to yung bibili ka ng mga ano faction. Gusto mo palitan yung faction mo. Ayan. Yung race mo. Nagkamali ka. Pero in-game, pwede mo palitan yung mga, kung nari, i-reset mo yung, ano mo, yung specialization mo, i-reset mo, magbabayad ka. Ayan, gold ang ano dito. Ayan sa baba, o, pag-click mo yung B, backpack, nandiyan yung copper, silver, gold. Ayan yung currency sa game. So, pag naka-lampas ka from 99, pag naka-99 ka na lampas ka na 99 na, so, ang 200 copper, magiging 2 silver, parang ganun.
may mga ganun na currency yan. Ayun. Alright, so yun yung mga dapat mo alaman. So, pagpili naman ng quest. So, again, punta ka dito. May quest log yan, no? Quest log pala. Guild Finder. Mamimili ka ng guild. Diba? Yung guild, medyo a separate explanation yan. Importante dyan, itong quest. So, wala ka pang quest sa quest log. Ah, isa pa dapat mo malaman dito. Dapat mo malaman, yung M. Ayun yung map. Ayan. So, makikita mo dito yung quest. Kunwari, may pinili akong quest. May lalabas siya dito. Kung yung number. Kunwari, itong quest na ito, pinili ko. Kinili ko left click. Ayun yung quest. Ayun yung objectives. Rewards. So, mamimili. Choose one of these rewards. Mamimili ka lang. Ito yung marireceive mo na money. Ito yung experience mo ko. Kunwari, inaccept ko yan. Lalabas siya sa, dito sa right corner. Sa right side pala, sorry. So, pag-click mo yan, talabas yan. Okay? So, sa mapa makita mo, parang mayroong ano, nag-mark doon, nagsabihin. Pag-click mo to at lumabas sa mapa yon, isa may sa area na yan, dyan mo makikita yung mga quest. Ngayon, makikita mo ngayon, ang bago sa WoW ngayon, may mga pag tinapat mo doon sa hayo, or pag may yellow siya na parang ganyan na pangalan, ibig sabihin, pwedeng quest siya. So, pag-click mo, ayun, nakalagay sa ano description, level 1 beast, yung Knight Saber Slain, 0 out of 6. So, papatay mo yung 6 na gandong klase para ma-fulfill mo yung quest. Ngayon, pag inem mo yung kanina map, M, ayun o, lalabas. Pag kinlik mo, ngari, may quest ka, kinlik mo to, ayun o, lalabas ko sa mga makikita natin. Ngari, 2, quest 2. Pag kinlik mo, ngari, sa lugar na to, sa part na to, na yung quest 2, pag kinlik mo, i-highlight niya kung saan mo makikita, pwedeng makuha yung mga quest 2. Okay? So, may mga question na may makikita kang item sa gilid. Ibig sabihin, gagamitin mo yung item na yun. Lalapit ka dun sa unit. Tapos, pag nakita mo, pwede mo nang i-click, i-click mo. May mga ganong quest eh. Diba? O, pagpalagay natin, napatay mo lahat yan. Pak, 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 pak. Napatay mo lahat yan. Pupunta ka dito sa kanya uli. Yung question mark niya na gray, magiging yellow na yan. Pag kinlik mo yan, ano na yan, ang sunod na lalabas siya dito sa baba. Complete quest, kiklik mo, di complete yung quest mo. Farewell. Okay, so dapat mo malaman na ito, pag kinlik mo yan, ayun, may hearthstone ka, nakalagay dyan, returns you to Teldrassil, speak to an innkeeper. Ngari may innkeeper, gusto mo, make this in my home. Pag kinlik mo, every time na kiklik mo yan, ngari kinlik ko yan, right click, ita-teleport ka niya doon sa lugar na yon, sa inn na yon, di ba? So ang advice ko dito. Oh, di ba? Doon ako nang galing, di ba? So by default diyan, pero pag sa inn, kunwari doon ka sa capital city ng Human Stormwind, doon mo yung innkeeper doon ka nagpag doon ang bahay mo. Oh, pag kinlik mo tong Hearthstone, doon ka i-teleport. May cooldown 'yan syempre, hindi mo siya pwedeng laging gamitin. So 30 minutes 'yan. All right. Ayan, Hearthstone. Okay. So, ngari, pupunta ka sa mga ano, gusto mo naman na bumili, pupunta ka sa mga shop. Ituturo-turo mo lang. Pwede mo lang i-hover lang. Ito pala yung mail eh. Makita mo yung mail, no? So, punta ka dito sa mailbox. Yung mailbox, makita mo ganyan yung icon. Pag kinlik mo yan, yun yung mailbox. So, pwede ka mag... Ito yung mga inbox mo. Pwede ka mag-send ng mail. Nagay mo kung kanino. Pangalan yung character, ah. Dapat buo yung pangalan. Ay, may postage fee. Ayan. Subject, yan, syempre, body of the nung letter mo. Tapos, kung may item ka na dapat na gusto mong ibigay, ilalagay mo, idadrag mo dito. Tapos, may amount kang sisi, ngari, gold, silver, o copper, ilagay mo dyan. O, may COD pang, send money, ganyan. So, tapos, isi-send mo, marireceive niya. Pag na-receive mo, ngari, na-receive mo, kiklik mo, may lalabas na isa pang window dito sa katabi, kiklik mo yung kunwari, yung mismong na-receive mo ng gold o item, kiklik mo, i-left click mo para magdiretso agad sa backpack mo. Ayun. Ayan. Ngari, may gusto kong item na kunwari, may item ka na tawag dito. Let's say may item ka na gusto mong ayaw mo na, gusto mong puno na yung inbox, yung ano mo, yung inbox mo. Pag nakapatay ka pala, ganyan 'no, may kikintab yan. Ibig sabihin niya, pwede mong i-loot. I-left click mo. Lalabas siya. Pag marami yan, meron din ng previous saka ano next. Ayun, so kita mo,
pwede mo ibenta yung mga yan, pero mababang halaga lang. So kung gusto mong i-destroy yung item, idadrag mo palabas, i-left click mo, ayan o. Alam ko drag lang eh. Ay, i-left click pala yan. Do you want to destroy the broken fang? Yes. Wala na yung item na yun. Ayan, kung gusto mo naman na bumili sa mga shop, i-click mo yung bawat NPC kasi meron dyan may shop eh. Ayan o. Kung hari yun o. O, ano ba to? Weaponsmith. Meron dyan ano eh. Ito to nga rin, oh. Armorer. Pag-click mo yan. Ushuala. O, repair mo yung specific item. Repair all. Ito, repair all. Ito, pag-click mo. I cannot afford that. Ayun yung mga item. So, lahat to, mail. Hindi pwede sa iyo. Masyado makapal yan. Sa weaponsmith, ganun din. Oh. What brings you here? Tingnan mo yun, oh. By default, to. Oh. Nakalagay yung ano, nakalagay yung parang ano. So, ang pagbenta, right-click lang. Okay, drag mo. Ayan. Yung itsura niya, no? So, kung gusto mo yung item, ano, ayan, ganyan. Kung gusto mo ano yung itsura ng item sa'yo, hold control, tapos left click. Ayan, no? Lalabas ko yung itsura ng item pag ginamit mo. Okay. So, minsan hindi nag-work yan. So, ayan ang basic na, ano, movement. Oo. Nang, ano, so, pretty much, ito ba, ano, yung mga ganyan. Pag-click mo yung mga ganito, makikita mo may mga direction yan. Ayan, no? Dolanar, Starbreeze Village. Makikita mo yan dito. Pag umikot ka, haharap yan eh. Ayan, no? Okay. So, sa map pala, pag nag-zoom out ka, makikita mo, ito yung mapa. Oh. Ito yung lugar mo lang. So, yung mga parang may foot, may paa na may parang may pakpak. Ito yung mga flight na pwede ka lang mag-hire ng para i-transport ka na lumilipad. Ayan. Pag zoom out mo, yan o, lalabas yung mapa. So, mapasin mo, nandito ka lang sa isang island na to. So, sa island mo, ang mga monsters dito, level 1 to 10. So, pag kinlik mo yung bawat island, makikita mo yung mga level ng mga monsters na nandun. Ayun o, lakas, 80 to 82.